Po, good afternoon, my love. Magandang hapon po sa lahat, lalo na sa aking asawa. Ngayon po kakain ako dahil gutom ako, guys. Gutom na gutom. Gutom ako dahil kanina umaga noodles lang at saka yung mga bowls na gulay. Yun ang breakfast at saka lunch ko. Kaya gutom ako. Hindi naman ako mahilig mag-merienda. Minsan lang sa isang buwan ako bisis na mag-merienda. Isang bisis lang sa isang buwan ako mag-merienda. Ngayon, magluto ako ng pancit canton. Tapos, itlog. Isang itlog. Ang beso. Yan ang itlog ko, itong pancit canton ko. Magluto ako. Kasi hindi ko na maano yung tiyan ko. Hindi ko na matiis. Mahapdi na. Wala naman akong merienda. Kaya kain muna ako, guys. Oh. My love, kain po. Merienda, my love. Hapunan na ito. Mamaya, pag nagutom, di, wala. At least, gabi na. Pag nagutom, mamaya gabi, inom na lang tubig. Kain po. Kain po, kain, kain, kain. Gutom ako. Gutom talaga. Unahin ko muna yung egg. Ay, huwag yung egg. Unahin ko muna yung pansikinto ko lang. Kasi yung egg, medyo basa yung sa gitna. Basta ang pagkaluto ko. At least mamaya kung ubos na yung pansit canton, kayanin ko na lang. Di ba? Katutulog lang pala ng alaga ko. Natulog ko. Nagbasa kami ng book bago matulog. Para madali siya matulog. Dalawang ilang gabi na ba? Ay, tatlong gabi na pala na hinihintay ko na makain nila amo yung cake nung binili ko nung ano nung Lunes o Martes. Oo, Martes pala. Lunes pala ngayon. Tatlong gabi na pala. Tatlong gabi na hinihintay ko na kainin na yung cake. Kasi pag kumain sila ng cake, nagbibigay siya. Makakain na talaga ako, guys, ng cake. Totoo lang. Kagabi, para masarap sabihin sa kay among babae na, hindi na ba natin kainin yung cake? Nahiya naman ako. Kaya kaninang umaga, pagkagising ko, tinignan ko yung basurahan kung kumain ba sila ng cake o hindi. Hindi nga. Tatlong araw na tatlong gabi na dyan sa ref yung cake. Makakain na ako ng cake. Sa susunod, bibili ako. Kahit isang slice ng cake. Talaga makakain na ako, guys, ng cake. Masarap na talagang kumain ng cake. Tagal-tagal naman nila kasi kainin yung cake. Binili nila, nilagay lang sa ref. Hindi ko alam kung kailan na kakainin. Mili sila, bumili. Tapos istak. Saka na lang kainin pag alam mo na. Yung egg, basa pa. Basa sa gitna. Hindi ko alam kung paano ko kainin. Baka lumabas. Oh, no. Lumabas nga. Ganitong style na lang kainin ko.
Dalawang style kumain yung mga Chinese. Ganyan yun. Ganito. Ganitong style pag kumain yung mga Chinese pag sinisimot. Ganon. Ganyan. Ganun guys, pag kumain na gusto mong simutin. Ang pinawa kong tissue sa kitchen, tissue pa rin yan. Yung gutom ko parang hindi nawala. Yung tiyan ko kumukulo. Kumukulo guys yung tiyan ko. Hindi ako nabusog sa isang pansit ng to. Kaya ngayon meron akong tatlong batuta. Meron pa akong tatlong batuta. Yan ang batuta ko. Comment lang kung saan dyan sa inyo. Sa gitna, sa gilid na dalawang gilid, or sa gitna. Pili lang kayo dito sa tatlo ito. Ito ba? Ito ba? Ito ba? So, tingnan natin kung saan yung parehas lang na parehas lang po sila na mataas. Yung porma, medyo pag, ay, medyo pag ganyan yung isa, hindi siya straight. Kumbaga. Ito yung isa, parehas lang silang matangi, parehas lang sila ng hapa. Pero mas mataba itong isa dito sa baba. Basta, tingnan nyo na lang saan yung sa inyo dyan. Yung batuta nyo. Saan yung mga batuta nyo dyan, guys? Yung inyong mga batuta. Yung batuta ko dyan, wala. Nandun sa asawa ko. Yung batuta ko, wala dyan. Wala dito sa kinakain ko. Siguro nasa 7 inches ito. O 9. 9 inches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masa 9 inches ito siguro. Nasa 9 inches siguro ito. Estimate ko lang po. Nasa 9 inches siguro ito. At tapos, yung kalakihin niya ay, yung kalaki niya. Narunong ba ako mag-estimate? Yung laki niya nito eh, parang nasa 5, kalahati ng 10. Yung laki nito oh. Tapos yung haba niya nasa 9. Estimate lang yan ah. Ganito ang pagkain ng batuta. Isubo mo, tapos kagatid mo. Ganyan ah. Ganyan ang pagkain ng batuta. Kung gusto mong dilaan, madali lang yan. Turo ko pa ba? Demonstrate ko pa ba? Sasabihin ko pa ba kung paano magano ng batuta? Madali lang yan. Juicy yung batuta. Batutang pipino. Yung iba dyan, tumatawa habang nanonood. Dirty minded kayo mga guys. Tumatawa siguro yung iba dyan. Nanonood. Sabi niya, hindi yan batuta. Batuta na medyo malambot, medyo matigas.
Pero yung batuta ng asawa ko, matigas yun. Matigas sa pipino. Sorry, my love. Ito siguro natalsikan din ng matika mo. Nung maltis ng gabi. Ang daming natalsikan yung mukha ko. Pati yung mata ko natalsikan ng mantika. Kasi nga, 50 na piraso na chicken wings ang pinirito ko. Gusto niya piraso. Ang sarap ng batutang ito. Juicy. Sana po, pagkatapos kong kumain ito, sana mabusog ako. Sana hindi ko kulo yung tiyan ko. Kasi nga, gutom ako. Kumukulo siya. Batuta. Dito batuta, batuta to. Batuta, bato. Ganun. Sarap. Harap. Nga pala nung hindi ito nakita ng alaga ko. Kung nakita niya ito, nakumakain ako nito. Isa. Sa kanya. Tulog siya eh. Habang kumakain pala ako, may naisipan ako guys. My love ko. Kaninang umaga. Nung isa kong kaibigan, mayroong sinend sa akin na voice message sa messenger. Nag-voice message. Akala ko kung ano, kasi hindi ko ma-open. Pagkatapos, nung na-open ko, yun nga, hindi ko alam kung sinong babae yun. Isang babae, nagsasalita na yung kaibigan daw niya, nahuli ng pulis dito sa Hong Kong. Kasi niya daw, lumabas yung kaibigan niya na walang mas. Dati daw, tinitikitan lang. Dati pala, inano lang yung bang nire-remind lang na dapat magmamas pag lumabas. Ngayon daw tinitikitan na. Kahit daw nakalimutan, yun nga. Minsan makakalimutin ako na pag lumabas ako. Minsan wala akong mas. Alam niyo po ba kung magkano multa? 800 ata? Kundi lang ako makakamali. 800. Kaya dapat, sabi niya, sabi ng Pilipina na yun, dapat i-remind yung mga OFW na kung lumabas, huwag kalimutan magdala ng mas. Kasi magtitikit na sila ng $800. Kahit nakalimutan mo. Diba? Kaya dapat pag lumabas tayo, huwag natin kalimutan magdala ng mas kahit dalawang piraso
para kung yung isa itatapon mo at least mayroon pang extra na isa. Diba? Sayang naman yung 800, guys. Sayang. Kaya dapat magdala tayo ng dalawa para ma-extra po na mas. Yung nga sabi ni ate, parang ngayon ko lang na ano na laman na ganun na pag kapag lumabas ka na walang mask, may penalty pala. Ang alam ko, stoplight lang. Pag nag-ano ka ba sa stoplight na hindi pa rin green light, nag-walking ka na, titikitan ka. Pero ngayon daw, pati mas 800 daw. Kasi yung kaibigan niya natikitan yung 800. Kaya sabi niya kaibigan ko eh, dapat mag-ingat tayo ng mga OFW pag lumalabas. Huwag kalimutan lagi magdala ng mask para hindi tayo matikitan. Sayang rin yung 800. Malaki na yun yung pambili na yun ng pagkain. Pag be off. Sarap po. Bakit yung iba eh, pati talong, pati pipino, pinag... Ayaw ko sabihin guys, baka magbabad ako. Bad pa naman yung bunganga ko. Makapagsabi ako ng di ko gusto. Kainin nyo na lang nga kaya yung pipino at saka talong. Pinag-isipan nyo ng masama eh. Hindi kayo mabubusog pag hindi nyo kinain yung pipino at saka talong. May dalawa pa. Sana hindi ko kulo yung tiyan ko. Napapaisip pala ako. Nakakapagod na naman dito lang sa bahay lagi. Kailan kaya may pasok yung mga balta? Yung mga alaga? Nabasa ko sa FB. Sabi nila hanggang April daw. Ay, Diyos ko po. February pala ngayon. Di may isang buwan pa. Ay, Diyos ko. Nakakapagod na. Araw-araw laro, araw-araw, araw-araw laro. Diyos ko po. Ganyan guys, sa magkain ng batuta, oh. Subo mo, tapos kagat mo. Pagman. Lagi yung... Ay, iwan. Mamaya,
yung pipino at saka yung talong na inaano nyo, lupay-pay na. Excuse me. Diba? Hindi nila kinakain yung pipino at saka talong. Binidemonstrate nila. Pagkatapos nila i-demonstrate, isasabihin, di simple yung talong lupay-pay na. Kung sa Tagalog, ganyan na, hindi na tayo. Tiko. Tiko na yung talong at saka pipino nila. Kainin nyo kasi. Para mabusog kayo. Ang bilang ng salita, ganyan-ganyan. Yan o. Medyo matigas to. Pero mas matigas yung sasawa ko. For your information. Ganyan. Doon na dapat kumain ng pepino. Subo mo, kagatin mo. Tapos nguyain mo. Hanggang lunokin. Masarap. Masarap. Ang pipino. Makatas. Friday na bukas. Amit. Busulo. Makatas. Ang pipi. No. Makatas. Ang pipi. No.
Isang buwan pa na walang pasok yung mga bata. Diyos ko. March, April pa daw. Buong araw na nasa bahay lang. Sarap po. Makatas. Fresh. Yung pipi. No. Isa na lang, guys. Isa na lang my love ko. Ganyan ang pagkain, no? Pagsubo, oh. Ganyan, tapos kagaling. Ayun naman. Parang kumukulo pa yung chan ko. Kumukulo pa yung chan ko, guys. Guys, kakain tayo ng pipino. Ganito pagkain ng pipino. Lapat sa labi. Bukas yung bunganga. Ang laki-laki. Tapos kagal. Sarap. Mabuti ngayon, hindi ako magluto ng pagkain ng alaga ko ngayong hapunan. Kasi nga, kanina, 12:30, nag-chat si Amo na hindi daw ako magluto ng dinner ng alaga ko. Baka mag-tits out sila ng KFC, McDonald's, or Resto. Hindi ko lang alam. Basta, magti-take out siguro sila ng pagkain para sabay-sabay silang kumain. Kaya, wala akong gagawin ngayon. Magsusulat ako. Yung mga susulatin ko, i-transfer ko sa bagong book kasi halo-halo na yung isang book ko. Gusto ko isa, nakakasiparate-separate.
Yep. Sarap ng pipi. Ng no. Di ba? Sarap sana itong pipi. No. Kung mayroong kamatis, carrots, tapos, lagyan mo ng paminta. Mix mo tapos pigal ng lemon. Sarap. Salad. Sarap. Sapo. Mm-hmm.